Silis, welcome uli sa aking channel, guys. So, ngayong araw na to, day off ko na naman. So, I'm so happy. I'm glad kasi nakapag-day off uli ako. 6 days in a row, nagtrabaho talaga ako ng bonggam-bongga. And, syempre, everyday, namumulot ako ng mga bote at lata. So, update ko sa inyo kung ilan na yung mga naipon ko. At, ngayong araw na to is nakapagpahinga tayo ng bongga na nakatulog ng mahaba. Naka-rest talaga, nakakain ng masarap-sarap, hindi nagmamadali, palagi nagmamadali pag nag-go-work. And today, nandito ako ngayon sa aking tabi ng aking makeup table. Yung maliit kong makeup table dito, ayan. Before, pinakita ko na yan, pero may mga bago ako ngayon na ipapakita sa inyo ng mga kaartehan. Kaartehan ni Mamsi, okay? Alam niyo naman si Mamsi talaga, sabi nga nung iba, ang arte ko daw, eh talagang gano'n na ako, maarte talaga ako eh. Wala na tayong magagawa dyan. Wala kayong magagawa sa akin kung maarte ako. Anyway, hindi ko naman hinihingi sa inyo yung mga pinagpapaarte ko. Okay? Ayan. Alright guys, nandito yung mga bagong mga kaartehan ni Mamsi. Nandito tayo. So, kahit matanda na tayo, hindi naman, wag naman sabihin yung matanda. Kahit may edad na tayo, talagang umaarte tayo. At saka sa totoo lang, kung kailan ako tumanda, kung kailan ako nagka-edad, dun ako umarte talaga. Okay, so ito na yung kaartehan natin. Simulan na natin. So, ito, ito muna, unahin natin itong argan oil. Ayan, so, ayusin nga natin ng bongga to. Okay, ito, mas maganda pa ganito. Para mas makita nyo ng bongga din. Ayan. Okay, ang ganda na. So, ito, kahit maliit lang yung aking makeup table, pinagmamalaki ko talaga yan. Pinagmamalaki ko yan. Alam ko, marami sa inyo may mga makeup table talagang bongga. Ang ganda-ganda at talagang bongga. Itong sa akin, pinakasimple. Pinakasimple lang. Okay, simpleng-simple lang. Masaya na ako dito sa simple na to. Tapos, ito yung aking mirror. Open mo lang yan. Charan! Ayun na ako. Charan! Ay, ito yung maraming mga kalat-kalat sa loob. Yan yung mga pang-party ko diyan. And dito muna tayo sa ibabaw. Anyway, yung mga laman naman ito sa loob na dati nang pinakita ko, pakita ko ulit sa inyo. Dito muna tayo kasi may mga bago akong ka-ek-ekan dito ngayon. So, eto, meron akong argan oil. Ito yung dumating nung isang araw. Napagdating ko talaga, may box dyan sa labas. Argan oil, shampoo, and conditioner. Ito yung shampoo, ito yung conditioner. 500 ml yan. So, ito, it said that it is good for the hair, especially kapag ikaw ay nag-hair fall. Ito, magpapatubo ng hair mo habang ginagamit mo. So, susubukan ko talaga yan. Hindi ko pa yung na-open na nakasil pa. So, malapit nang maubos yung aking ginagamit, kaya open ko na yan. Sayang din naman yung ginagamit ko. Maganda rin naman yun kasi nakakatigil ng hair fall, pero hindi naman talagang gano'n na nakapagpatubo siya ng hair. Tumutubo din ng konti, pero hindi masyado. Pero ito, talagang ito ay specific na pampatubo talaga ng hair habang ginagamit mo. Okay, so yan. Ito yung pouch bag ko. Minsan dinadala ko yan sa work ko. Nalagyan ko ng mga makeup ko. Pero ngayon, ang laman niyan ay ito. May lagay ako dito na yung kasama din ng argan oil. Free ito. Yung kasama ng argan oil. Ito yung mask ito. Hair mask itong isa. At saka itong argan oil na ano na to. Serum yun, panlagay sa hair din. So, susubukan ko. Hindi ko pa nga nasusubukan gamitin. So, nilagay ko lang muna dito. And, ang laman nito sa loob ay yung aking panglinis ng face pag ako ay naka-makeup. Ito, yan. Ito yan, yung ginagamit ko. Yan, may isa pa ako dito. Yan. Ito yung isa kasi ko. Konti na ang laman yan. Ayan, tumba pa. Ayan, Garnier Skin Active. Ito, micellar cleansing wipes. Ito yung ginagamit ko everyday kapag ako ay naka-makeup. So, everyday naman talaga nagme-makeup ako talaga. Kaya, gumagamit ako niyan bago ako mag-wash ng face. Or, minsan din ako nag-wash ng face. Ito na lang yung ginagamit ko. Yan, bago ako maglagay ng mga skincare. And, ito, meron ako ditong, yung aking tawag dito
Yung makeup pads, yan, meron ako niyan. Ginagamit ko yan kapag ako ay nag, ano nga bang ginagawa ko sa gabi, pag nag-toner ako, yan, face toner, gumagamit ako ng face toner. Yan, ginagamit ko yan. And ito, supposed to be nasa sa banyo ito. Ewan ko, dito ko na ilagay ito. Ay, mga cotton buds na nakalagay dyan. So, dito ko na inilagay para mas malapit. Minsan, nalilimutan ko kasi. And, okay, yan, nandito yung mga luma kong brushes. Yan, kahit yun yung mga luma na mahal ko pa rin yan. Magaganda pa naman. Ayan, bongga. At, eto, syempre, meron ako mga bagong brushes. Hindi ko pa ginagamit. Ewan ko ba, parang gusto ko lang tingnan siya. Ang ganda kasi. And, pero one day gagamitin ko rin ito. At, ano pa bang meron akong bago dito? Ito. Ito yung bago kasi. Bumili na ako ngayon ng L'Oreal na foundation kasi wala na ako mabili dito na yung product ng LA Girl na binibili ko dyan sa atin sa Philippines. Wala na talaga. Naubos na yung baon ko dito. Nagtagal din. Imagine, naka 2 years din yung baon ko na yun na dalawang bote na ganito. Pero wala na talaga akong mahanap dito. Walang mabili. Kaya ito yung L'Oreal na binili ko ngayon. Which is maganda naman ang L'Oreal. Kaya nung nandyan ako sa Philippines, hindi ako bumibili ng L'Oreal kasi syempre yung budget. Masyadong, para sa akin, nung nandyan ako sa Philippines, namamahalan talaga ako. Kaya dun ako bumili sa LA Girl na affordable din, na-afford ko talaga. Pero ito naman, actually dito, ang bumibili naman ng mga makeup ko din, ang aking jowawa. Ayan, siya bumibili. Kapag nagsishopping kami, ayan, bumibili na ako kasi may mga cosmetics din sa pinupuntahan namin. Ayan, bumibili na talaga ako. Siya naman ang bumibili. Yun. Pero may mga ibang mga kaartehan ko din na ako din ang bumibili pag hindi ko siya kasama. Ayun, and ito naman, dati na to, vitamin C brightening. Ang ganda nito, ang ganda-ganda niyan. Nakita nyo ba yung skin ko ngayon, mas glowing talaga simula nung gumapit ako nito. And i-comment down below ko dyan sa description, lalagay ko sa description yung review ko nito. Meron ako niyang review. Yan, and ano ba, wala naman na akong bago dito. Ito, may binili ako. Binili ko to sa Save the Children, dun sa second hand shop. Ito yung, hindi ko rin alam paano gamitin. Ano ba ito? Idinidikit ba yan? Hindi ko alam. Ito yung para sa kuko. Parang nagandahan ako, so hindi ko pa naman alam kung ano nga yan. So, buksan nga natin. Binili ko siya $2 lang. Natuwa lang naman ako, pero itry ko. Kasi, paano ba? Sandali lang, buksan natin. Okay, ito, ayan. Ito nga, dinidikit nga ito. Tapos, meron, ayan, ito yata yung pandikit. Hindi ko pa alam talagang, first time akong gagamit nito, itatry ko kung anong, ano bang meron. Hindi ko alam yan. Alam nyo ba ako? Marami naman akong hindi nga alam. So, dinidiscovery ko talaga. Yan, so, binili ko $2 lang naman. O, yun yung mga kuko na sa loob. So, tingnan ko kung anong kalalabasan. Maganda ba o okay ba yan gamitin? And, naglalast ba yan? Gano'n ba katagal? Hindi ko alam. So, ayan yung ibabaw ng aking table. Yan, syempre, meron akong facial tissue dito. Palagi yan. Ginagamit ko yan. Lalo na pag naglilinis ako ng brush ng aking pangkilay, ng aking eyebrow brush. Ito yung eyebrow brush ko. Ito. Yan. Itong eyebrow brush ko, ang ginagamit ko sa paglilinis nito is, ayan, baby oil. Baby oil, at saka itong tissue. Ilalagay ko lang yung baby oil dito. So, try pakita ko sa inyo pala para mas malaman ninyo mas madali. So, ganito yun. Ipapakita ko sa inyo paano nyo lilisiin ang inyong brush, yung eyebrow brush ninyo, para hindi madaling mabusangsang. Kasi dati hindi ko din alam yan. Parang sabi ko, parang 1 linggo pa lang, 2 linggo pa lang, kailangan ko na naman bumili ng bago. Eh, mahal nito. Kaya, ayun. Ngayon, natutunan ko, manituro din sa akin nito. Ngayon, isishare ko sa inyo. Ngayon, kaya ako lagi din may tissue paper dito na ginagamit ko dito sa table ko. Kasi gawa nito. Ang gagawin nyo lang dito sa tissue paper, lalagyan niyo to ng oil, baby oil. Yan, baby oil or anong oil ang gusto niyo na meron kayo.
Yeah, baby oil. Tapos, ipapahid nyo yan dyan. Yan, diba? Ayan, meron nito eh. Kasi kanina nalinis ko na to. Nilagyan ko lang para pakita ko sa inyo. Ipapahid nyo dyan pa ganun. Or, yan, igaganyan nyo pataas. Huwag pa ganun-ganun. Ganun-ganun. O kaya, yung divide gaganun-ganun. Ginaganun ko yan dati. Ganun ang ginagawa ko. Ang nangyayari, pumapangit. Ayan, para maganda pa rin siya pa paganun. Paganun, ha? Pataas. Paganyan. Paayon dun sa brush. Okay, tingnan niyo yung ano, yung tint niya nandito na. Sigagan niyo hanggang siya malinis na bago niyo itabi. At huwag niyo hahayaan na ginamit niyo na hindi niyo nilinis kasi nakakapangit din talaga ng brush and hindi na maganda iguhit sa kilay. To yun, ganun yun yung tip ko sa inyo para magtagal ang inyong eyebrow brush. Ayan, o di ba malinis na, maganda na. So, pwede na uling gamitin. So, ganun. Kaya may baby oil lagi ako dito. Yan ang ginagamit kong panlinis. At yung mga, ano ba ito? Yung mga brushes ko na to. Ito naman, mga yung powder na pang lagay, pang makeup. So, winawash ko din ito ng hot water. Hindi naman hot na hot. Yung parang warm water. Warm water, ganun. Tapos, nilagyan ko ng ginagamit ako ng soap, ganyan. Tapos, saka ako patutuyuin. Kasi, kailangan din natin itong winawash din natin, katulad din ng mga foam na ginagamit natin sa face natin para mawala yung mga bacteria. Kailangan matanggal yung bacteria. Kasi, huwag nyo nga hayaan na matagal na hindi nyo nawawash. Kailangan iwawash natin yan. At least man lang kahit twice a month yung mawash ninyo, ibilad nyo sa init para wag naman yung wawaswasin ng talagang yun na papangit siya. Basta paayon din na ganun, tapos pipiga-pigain nyo lang, tapos tutuyuin nyo, saka nyo ibilad, tapos pag natuyo na yung balik na ulit sa dati, ganun. Ganun yung ginagawa ko. So, yan, ang laman ng table ko. At wala na akong ibang bago dito eh, pero may papakita pa ako sa inyo. Yan, makalat na. Maraming mga iba na ang dami-dami talagang ginagamit sa skin nila. Pero ako, ito lang yung ginagamit ko eh. So, maglilinis muna ako ng face ko. Tapos, or maghihilamos ako. May soap akong ginagamit sa aking face. Pag hindi ako makapaghilamos, talaga dinatamad minsan yung pagod na. Ito na lang yung ginagamit ko. Pero pakita ko sa inyo yung soap. Ayan ako, hindi na masyadong makita. Basta maraming mga tumutubo dyan dahil dyan sa ginger spray na ginamit ko na yan. Ayan, maraming mga lawit-lawit na dyan. Kaya nga pag tinalian ko yung hair ko na yan, ang dami talaga, mapapansin nyo ba, ang daming tumutubo din yan. Maraming talagang tumubo kasi dati manipis talaga dito. Lalo sa part na to, marami na din tumubo. And hindi naman ganun karami dahil lang hindi ko naman itinuloy. Natapos ko yung isang bote, hindi na uli ako bumili kasi na mas nagustuhan ko nga itong shampoo na to. Shampoo and conditioner kasi pampatubo din siya ng hair. Unlike dito, kapag ginamit ko to ay magsishampoo ako ng shampoo na ginagamit ko. Tapos ito, i-a-apply ko pa. So maraming trabaho. So ito na lang, isa na lang. Kaya hindi na ako bumili noon. Pero maganda, marami nang tumubo sa hair ko. Marami na, ayan, pati nga yung mga puting hair, tumubo din. Gusto ko sana yung black lang yung tumubo. Pero ayan, tumubo na. At ang kulay ng hair natin ay nasa baba na. Alam niyo yung kulay ng hair ko na ito, ito yung nung last birthday ko, last December. So, malapit na ulit yung birthday ko. Ayan na, nandiyan na yung kulay niya sa baba. Pero parang ayoko na magpakulay. Parang gusto ko nang ibalik sa dati yung kulay ko na black hair. At libre na ako ngayon sa highlights. Kasi may mga puti na. May mga puti na, so libre na ako, diba? Hindi na ako gagastos. Ayan, anyway, hindi naman ako gumastos nun. Kasi nung birthday ko, regalo sa akin yan ni Buddy. Yung pagkapakulay ko ng hair. Pero ngayon, ayoko na. Parang gusto ko black na lang ulit. Ayun, so, ano pa ba? Yan yung mga ginagamit ko. And, eto din, matagal na to sa Philippines pa to. Dati yan na cleansing water din ito. Yan, may konti pa.
Eh, hindi ko pa naubos. Naisipan kong bumili nito. Ewan ko ba. Pero gagamitin ko pa rin yan. Sayang yan. Yan, may tira pa akong ganito dito. Ubusin ko muna bago ko open yung isa. And ito, alam nyo ba itong lotion na to? Tagal na to. Ito ay 2 years na sa akin. Nung bagong dating ako dito, binili ko ito dito. Kaya hindi man ako lagi nakakapag-lotion. Pero konti na rin lang ang laman, oh. So, bibili na ako. Yan, bibili na ako niyan. Kasi tinatamad akong mag-lotion. Ewan ko ba, nakakatamad. Kasi dito, palibasa, laging malamig. Lagi naman ako naka-long sleeve. Lagi ako naka-pants. Long pants. Ganun, o kaya long dress. Kasi nga, malamig lagi dito. So, yan ang mga laman. Ayan, kagulo ng ibabaw ng aking table. Ayusin ko na lang yan. And so, yan guys. Yun lang yung mga ginagamit ko. Very simple lang at hindi naman sobrang daming na ginagamit. And, ayan, teka. Ipakita ko sa inyo. Pasilip ko sa inyo yung loob ng aking table. Ito lang. Hindi na natin isa-isahin kasi ang dami. Pinaano ko na yan sa inyo din noon na ilagay ko na lang sa description box ko yung dating video ko, yung una. Ayan, ito, nandito yan yung aking moisturizer, yung mga lipstick ko, yung mga lahat-lahat na ng mga kaartehan, nandiyan. Yan. Yan, oh, pangit na nga ng loob, oh, hindi ko nalilinis. And, syempre, dito naman yung mga charan, yung mga, ang mga alahas ni Madam. Ayan, alahas ng mga peke. Oh, ayan, ito yung meron ako ditong shades. Yan, shades. At alam nyo ba, alisin nga natin. Ito yung, nabili ko lang ito. Magkano ito? $3 ito na mga hikaw-hikaw na marami na. Ewan ko ba kung ilan yan. Ang dami. Nagamit ko na yung iba. Nawawala naman. So, wala na yung iba. At dito, ito meron pa ako dito. Hindi ko pa nagagamit yan. Ito ay bigay sa akin ito. May nagbigay sa akin na kaibigan ko niyan. And alam nyo ba, ayan, nakita niya yung Ferrero collection. Pinaglagyan nito ng chocolates. Pero natuwa ako kasi sabi ko, instead na itapon ko, meron ako. Pwede kong gamitin pa ganyan. Para hindi nagkalat dun sa loob ng aking drawer. Yung mga accessories ko. Ayan, marami ako dyan, mga kaartehan, lahat. May mga singsing ako dito, may mga necklace, may mga, basta maraming mga hikaw kung ano-ano. Ito, nabili ko to, ang ganda nito. Gustong-gusto ko to pero hindi ko pa nagagamit. O, ayan. Ganda niya. And doon, ayan, may face mask ako dito. Yung binili kong face mask na to, hindi ako makahinga dito. Grabe, mahal pa naman, $9. Hindi ko na nga ginagamit. Tapos, ayan, ito yung mga ano din ito, pag may mga occasion, pwede yung gamitin. Ano yung mga bracelets, yan, yung mga bangles, yan, may mga bangles ako dito, ano yung mga bangles ko. Lahat ito, guys, binili ko yan sa okay-okay. Lahat talaga okay-okay ito. Lahat. Ito naman, hindi ito okay-okay. Ito talaga bigay sa akin ito ni Ma'am Beth. Alalong, dun sa Philippines siya yung pinaka-top namin na leader sa Philippines ng Avail Beauty Philippines. Yan yung nagbigay. Siya yung kauna-unahan nagdala ng Avail products sa Philippines. Yan yung mga sanitary pads yan. Gusto ko rin magdala niyan dito kasi naubos na yung aking dala. Tapos, eto. Yan, basta marami yan. Mga, puro mga bangles yan dun sa loob. Mga bangles yan. Ito, nako, ito yung souvenir ko pa sa from Philippines. Binili ko pa ito doon kay Tita Dory sa Philippines. Hanggang ngayon, dala-dala ko dito. Hindi na siya umaandar. Tapos may bago na naman akong watch. Anyway, ganyan lang yung mga kaartehan natin. Hindi ko naman lagi nagagamit pag may okasyon din lang. Itong bangles na to, may nagbigay din lang sa akin itong bangle na to. Bangles. Binigay sa akin din yan. Hindi ko man nagagamit. Ayan. Tanggap lang tayo ng tanggap kung may nagbibigay. At kung meron pa magbibigay, sige, open ang aking bahay o dalawang kamay kung tatanggapin pag may magbigay pa. Ayan. Okay, so yan na lang. So, meron pa ako ditong yan shades din. Bigay din lang sa akin ito. Ayan. Pero itong iba dito, binili ko ito. Ito, nung bagong dating ako dito, binili ko dito ito. Kasi yung dati kong dala ay ano, nasira na. Ito pa paganyan yung lagay ko, pabaliktad, pero makinis naman to. Pabaliktad kasi hindi ko maisara ang drawer. Ayan.
Ito naman yan, bilog siya. Maganda yan. At ito naman, parang papaganya naman ang design yan. Iba naman yan. So, paganon muna para masara, ganyan lang. Ayan. Okay. So, yan yung aking makeup table. Ay, ito pala. Ay, may mga ano pa dito. Mga hikaw-hikaw, wala na ang mga kabiyak. Yan, wala na. Diyan lang muna sa tabi. Tapos, ito. Yan, walang ginto din yan. Yan, eh, puro mga ano-ano lang. Walang tunay yan. Hindi natin kayang bumili. Tapos, ito yung reading glasses din na binili ko to dito. Hindi ko pa nagagamit. Ano ba yan? Bumili talaga ako, hindi ko nagagamit. So, dyan lang muna yan. At yun lang. Wala na. So, nakita na niyo yung mga kaartehan ko diyan. Ang dami kong kaartehan talaga. At yun nga, sabi nga ni Barry, ang dami-dami mong mga gamit. Hindi mo naman lahat nagagamit. Sabi ko, hindi agi nagamit ko yan. Paminsan-minsan. Ayan. And yun nga, kung kailan nagka-edad tayo, saka tayo umarte. Eh, ewan ko ba, kasi nung bata pa ko, hindi talaga ako, kahit lipstick ako nagli-lipstick, kahit gilay, wala. Ngayon, nung kung nagka-edad ako, saka ako natuto mag-gilay, natuto ako mag-foundation, na lahat mag-makeup, natuto ako. Hindi ko din alam kung bakit ako umarte ngayong matanda na ako. Ngayong, hindi matanda, may edad. Ayun, ganon. So, I hope guys nag-enjoy kayo sa aking pinakita mga bagong stuff ko dito, yung mga bagong gamit ko. And may bago pa akong darating na nag-order ako ng isang set. Bali 6 sets yun na 6 sets. Isang set na 6 ang laman na mga matte lipstick kasi gusto ko ng matte lipstick yung mga lipstick ko din dito kasi mga luma na rin yan. May isa nga inaanong dinudukot ko na yun ng papaganon kasi tuwa-tuwa. Itong ginagamit ko na to. Dinudukot ko yan ng daliri ko or nung stick ng aking pang eyebrow or nung pang mga ginagamit ko dyan. Yung ano lang dulo niya, ikinukuhit kong papaganon para lang mauha ko yung laman kasi gusto ko yung color niya. And hindi na ako nakabili nun kasi naghahanap ako ng kulay na wala akong makita. So ngayon nakakita ako sa online yung matte lipstick. So hinihintay ko pa nga yan ang dating by November 21 pa. So next week yan darating. So abangan niyo yan guys. Papakita ko din sa inyo yung bago kong matte lipstick. So I hope nag-enjoy kayo guys. Thank you so much. Thank you sa inyong lahat. Thank you sa mga nanonood. Thank you sa lahat ng mga nagsusupport kay Mamsie. Thank you so much and I hope to see you again next vlog. I love you all. Bye-bye.